Discussion. Every topics. Reaction from people around the world. Maraming salamat po. Kumusta na po yung ating mga kababayan, saan man kayo panig ng mundo? Ang topic natin ngayon ay apoy ng nakaraan. Bakit ka ko apoy ng nakaraan? Dahil ito po'y naranasan nyo ba? Noong kayo'y wala pang kuryente o kung kayo'y nasa probinsya noon at nag-aaral habang gamit ang apoy ng nakaraan. So ito pong tinutukoy ko'y ang mga gamit noong sinaunang panahon o maaring ngayon ay mayroon pa rin dumaranas ng ganitong sitwasyon at paggamit ng lampara. Ito pong lampara ay isa pong bote na nandyan sa ating larawan ngayon kung kayo nanonood ng YouTube at kung kayo nakikinig naman sa ating podcast. Ito po yung ating podcast number 2 sa Filipino World Channel. Ang apoy ng nakaraan, ang gasera. Ito po ay ang gasera ay naranasan ko po. Naranasan nyo bang mag-aral ng ganito? Na kung saan ay gamit ang gasera bilang ilaw o ilaw para mabasa mo ang iyong aklat at paggawa ng iyong homework, yung mga assignment. So ang may iba-ibang reaksyon na nandirito sa batang Pinoy ngayon at noon ang paggamit ng lampara ay isa sa mga pinagmulan ng katagang pagsusunog ng kilay. Ano nga bang istorya dito sa likod ng paggamit ng lampara, ha? Dahil yung idiom ha, yung literal na kahulugan ng nagsusunog ng kilay ay nagmumula po dito sa paggamit ng lampara. So noong panahon na hindi pa uso ang mga dekuryenteng ilaw tulad ng bombilya at fluorescent lights sa mga tahanan, ang mga tao, partikular na ang mga bata, ay gumagamit lamang ng mga gasera o lampara o kaya naman kandila. Medyo class ka na nun kapag ikay gagamit ng kandila. Kapag sila'y nag-aaral o kaya na may naggagawa ng kanilang mga takdang aralin. Malalim na Tagalog yun. At dahil ang mga gasera, kandila at lamparang ito ay nakapagbibigay lamang ng ilaw sa pamamagitan ng kani-kanilang apoy, ang apoy ng nakaraan. So dapat na lumapit ng lubos sa gasera ang mga bata upang mas maliwanag ang tanglaw na kanyang mapakinabangan. So para mas makikita mo yung letra eh, halos yung ilaw, yung lampara ay malapit sa iyong aralin, sa iyong aklat. Dinanas ko yan po noon. Ako'y nasa grade 2. Dahil yan po ang ilaw namin noon, ang lampara. Dahil kapag ikay titingin dun sa iyong aklat, at lalo na kung medyo antok-antok ka na, at ay mapapayuko ka dun sa apoy, at maamoy mo na lamang ang nasusunog mong kilay o kaya buhok.
So, ganyan po ang naranasan natin noon. Naranasan natin yan. Gumamit tayo ng lamparan noon. Nung ako'y nasa Mindanao pa lamang at nag-aaral ako dyan sa West City Central School sa Cagayan de Oro. Kumusta na ang atong mga kahigalaan diha sa Mindanao ug sa Visayas? Yan ha, may mga gumagamit pa rin ng lamparan dyan, lalo na dun sa mga lugar na wala pa rin kuryente hanggang ngayon. So, yung dahil dito, nakikinikinitang tila ang nasusunog ng kilay ang isang bata kung siya'y nag-aaral na malapit sa gasera at anyong nakatungo sa apoy ng ilawan. Dito nakabuhay ang idioma na Tagalog na nagsusunog ng kilay. So dyan po galing yan ha. So ang halimbawa sa paggamit ng idioms na ito sa pangungusap, nagsusunog ng kilay ang batang ito sapagkat nais niyang hanguin sa kahirapan ng kanyang pamilya. So, ibig sabihin po, kapag nagsusunog ng kilay, ay seryosong nag-aaral. So, ang isa pa dito, sa halimbawa, ang walang kahihinatnan ang iyong kinabukasan, sigaw ng kanyang ama. Bakit hindi mo subukang magsunog ng kilay hanggang ikaw ay bata pa? So, ang ibig sabihin yan, ha, sa mga kabataan, ibig sabihin yan ay bakit huwag mong sayangin ang iyong oras at kailangan mong mag-aral ng mabuti habang ikaw ay bata pa. So, sa ngayon eh, hindi na nararanasan yan ng mga kabataan dahil ang hawak nila ngayon ay hindi na gaserat at klat kundi cellphone. Ang cellphone na lahat ng impormasyon ay nandiyan na. Alright, so kung kayo'y mayroong reaksyon sa mga kababayan natin, dinanas niyo ba yung mga ganitong senaryo? Ang paggamit ng lampara habang kayo'y nag-aaral? Mag-comment lamang kayo sa ibaba ng YouTube channel na ito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At meron na sa podcast din po tayo sa Apple Podcast, iTunes, Spotify, Google Play, kung saan-saan po tayo nakapodcast ngayon ha. Sa iHeart Radio, sa Podcast Addict, Podchaser, Pocket Casts, Deezer, Player FM, Podcast Index. Nandyan po tayo at meron tayo sa Facebook din, sa Filipino World Channel. Ito mga reaksyon ng mga kababayan natin dito sa batang Pinoy ha? Noon at ngayon. So sabi ni Mayet Tasiko, isang bagay ito na sobrang nakakamis. Unang umakyat sa akin ng ilaw na sa gitna namin dalawa ang gasera. Naalala ko pa nga, unang beses hinawakan ng boyfriend ko ang kamay ko. Muntik na mahulog yung gasera kasi nanginginig yung kamay ko sa takot ko sa tatay ko. What? Yan yung sabi ni Mayet Tatsiko. So sabi naman ni Priscilla, lahat po ng iyan ay napagdaanan naming magkapatid. Lalo po namin, o ilaw po namin gasera, pero matyaga kami ng kapatid ko. Ginagawa mga homework namin. Hindi po namin ikinahihiya ang aming napagdaanang hirap dahil natuto kaming magsikap, nag-aral at nakapagtapos.
ang gasera ang nagsisilbing ilaw namin sa aming tagumpay. Yan ha, magandang maganda yung share mo, Priscilla Ledilia Gonzalez. So ito naman po ang reaksyon ni Jocelyn Olivara Riquiso. Gasera itong bagay na ito, ang siyang liwanag sa madilim na bahay panahon namin noon sa aming barangay Candelaria, San Fernando, Bukidnon. O, alam ko yan, nag-grade 2 tayo dyan, nag-grade 1 sa Manolo Fortich, Bukidnon. Yan din po yung gamit namin noon. So ito, sabi ni Jocelyn, yung pagising mo sa umaga, maitim ang butas ng iyong ilong. Kung minsan, masunog pa ang buhok at kilay sa gabi. 6 p.m. to 7 p.m. matulog na kasi konti lang yung gaas. Kakamis ba? Nakakamis talaga. So, sabi naman ni Salvi Tiope Montesilio, tama, nagdaan din po ako diyan. Madalas pa nga masilab ang buhok ko sa noo kapag nag-aaral pa kami sa gabi. Yes, totoo yan. Sabi naman ni Lorna Genada, mahirap man ang ating buhay, masarap balik-balikan ang ating nakaraan. Yes, totoo yun, Lorna. Ito naman si Abdul Ali Otto. Yan talaga ang sunog kilay, lalo na lalo pag inaantok ka na at madikit ka sa gasera. Yes. Dinanas ko yan ha. Naranasan natin yan, mga kababayan. So anong sabi naman ni Chin Roseniel Torsita, panahong wala pang kuryente, saya, malinis ang kapaligiran, masarap ang simoy ng hangin, malinis ang batis, ilog at malaya kang manguha ng may ulam sa kapaligiran nung araw. Kaya ang sarap balik-balikan ng panahong kabataan at musmus pa lamang. Ayan naman yung share ni Chen Rosinil Torsita. Sabi naman ni Evelyn Suarez, lumaki kami sa ganyan. Ako ang taga-sindi. Dati nang matutulog na papaliitin yung mitsa ng ilawan, sabay bukas ng radyo, drama pakinggan 24 oras. Yes, totoo yan. Yung drama. Nakakatuwa, no? Kapag naalala, kapag dinanas mo, ma-appreciate mo siya. Pero yung iba, alam nyo, yung mga kabataan, hindi na nila alam yan. Pero mayroon pa rin dumaranas ng ganyan ngayon sa probinsya. Sa ating, lalo na doon sa mga remote areas na wala pang kuryente. O kung meron pa rin ba kayang walang kuryente ngayon, ay mag-comment lang po kayo sa description ng YouTube channel na ito or sa Facebook or dito sa ating podcast. At ito naman ang sabi ni Christy Gamboa, taong hanggang 1992 ganyan ilaw namin. Kaya lang talagang masaya noon paggabi, banding pakikinig ng gabi ng lagim sa radyo. Gabi ng lagim. Si Lisa Bebsga, na katapos min ng high school, yan lang ilaw namin. Yan ha. So palakpakan natin si kay mga nakagamit yan. Palakpak naman. Ito naman si Susan. Marami tayong mga comment dito, no? Ito ay galing sa batang Pinoy ngayon at noon.
Alright, so sa dami ng babasahin din natin next time yan ha. Sobrang ubusin na kaya natin to. Sabi naman ni Christian Dennis, ilaw namin noon. Ito si Rachel Cal. Ingon ani mi sa una. Wag ka kaagi ani. Yan, ibig sabihin na hindi ka nakadanas ng ganito. Ganito kami noon. Yan ang sabi ni Rachel. So, Adela Diaz. Yes, if you're going to study and make your assignment, it's really a struggle. Giovanni Delgado, relate much. Lea Buenavista Lim, naranasan rin po namin yan. Madalas nasisilaban ang buhok habang nag-aaral. Lumaki, sabi ni Recar Gomia, lumaki ako sa ganyan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin gamit namin sa probinsya. Teka. Oo. Si Recar, yun pa rin daw ang gamit ngayon. Si Noemi Gatdula, ganyan din po ako noon. Proud batang 90s, kahit mahirap ang buhay, basta para sa pangarap. Inspirational yun ah, ang mga lampara. When I was bata pa, maaga kami lagi pinapatulog ng nanay gawa, wala daw pambili ng gaas. So, yun yung sabi ni Paho Mones Sara. So, si Nelly Hernandez, na-experience ko yan, gasera lang gamit namin. Alright, so mga kababayan, naranasan nyo ba ang ganitong paggamit ng lampara? Mag-comment, mag-share ng inyong karanasan. Yan. So, ano pa ang next ng apoy ng nakaraan natin? So, ito naman, isa ang panggatong. So, naranasan nyo rin ba yung paggamit ng panggatong sa pagsasaing ng kanin, pagsaing o pagpapakulo ng tubig para sa kape, at ang mangahoy, mamulot ng kahoy sa kakahuyan. Dinanas ko rin po yan, ha, ang magsibak ng kahoy. Naalala ko noon nung ako'y grade 3 pa lamang. Kasama ko yung aking kapatid na si Bong. Ay namumulot kami ng kahoy sa kanyugan. At minsan doon sa tabasan ng kahoy. Diyan sa Taguluan noon. Sa Mindanao. At ganyan yung sinaing. Ang gamit namin sa aming kusina. Na panggatong para sa pagsasaing. So, basahin natin yung mga comment dito sa Facebook. Itong paggamit ng panggatong. Ito si Cindy Gotib. So, sa amin sa probinsya, ganyan pa rin hanggang ngayon. Hindi uso gasol sa amin. So, si Tessie Torres, ang sarap lang balikan ang buhay noon na minsan ay naranasan namin. Salat man sa mga bagay na mayroon noon, pero wala kang panghihinayang kasi mismo tayong nakaranas ng ganyan. Masasabi natin kung gaano tayo kasipag at katyaga sa buhay. May pagmamalaki mo kahit kanino na ganyan kami noon. Di tulad ngayon, puro makina na lang gumagana, kaya ang mga tao nagiging tamad sa buhay. What? So sabi naman ni Bernerando Emberga, kami bao ng nyog
gatong namin at hindi kami nagsisibak ng kahoy. Oh, mas maganda yung panggatong na yung lano kung mayaman kayo sa niyog. Minsan yung dahon ng yung palwa, tamag namin yung palwa. Yung ano, yung sa niyog, yung dahon ng niyog. Sabi naman ni Marie Chris, naranasan ko ito. Ako pa nangunguha sa bundok. Pagdating sa bahay, sibakin ko pa. Hay, nakakamiss buhay probinsya. Sabi naman ni Tudre Ace the Third, sus, gawain ko yan dati. Pati poste ng lumang bahay ng lola, tinira ko. Hays. Sabi naman ni Renato Lanario, naranasan ko iyan maski laki akong Maynila. Nag-enjoy ako ng pagsisibak ng kahoy, lalo na kapag binibilad ko ng maayos ang pagkakasalanan. Ano ba ito? Pagkakasalansan. Ayun, yung pagsasalansan ha, ng kahoy noon. Okay, naranasan nyo ba yung ganitong buhay? I-mag-share lang kayo sa i-comment below sa Facebook at YouTube channel natin sa Philippine World Channel. Feel good with Joe Arcaya. So, P.S. Ray, kinalakihan ko, miss ko na sa probinsya, kung pwede lang balikan ang nakaraan. Ang sabi naman ni Rosales Relie, masarap talaga ang mga luto sa kalan na dekahoy, lalo na ang kanin na niluto sa palayok na may sapin na dahon ng saging, ang sarap ng tutong sa ulam na may sabaw. Ay, totoo yan. Totoo yan, Rosales. So, si Charito Taldo, yes, mauni ang kinabuhi sa bukid. FYI, kahibalo ko magbugha o kahoy. Ayan ha, sa atong mga kahigalaan diha sa Mindanao o sa Visayas. Hanimei, nagabisak kahoy hanggang ngayon ang kapatid ko sa probinsya para sa tag-ulan. Ginastak kasi pag maulan na sa probinsya, basa yung kahoy, di agad mag-apoy. Usok ang kalalabasan ng pagbasa ng kahoy ng panggatong. Hoy ha, yung mga gumagamit pa rin ng kahoy ngayon, yung mga nagdadapog ha, paalala lamang. Dahil isa rin po ito sa cause ng, alam nyo ha, yung lung cancer. Lalo na kung nasisinghot nyo lagi yung usok ng kahoy, medyo mag-iingat-ingat tayo dyan. Alam natin na mahirap man ang buhay, pero kung magkukos ng health hazard, ay medyo magtakip tayo ng wag singhutin yung usok. Paalala lamang. So, dito tayo sa nakaraan. Sabi naman ni Irene Montales de la Cueva, ha ha ha, demi ko na ano to, demi ko na alala dito, kailangan mo maghanap ng kahoy para panggatong, tapos pag malaki ang kahoy, sisibakin mo para maigatong. Pagbasa naman kahoy, kailangan ilagay sa ibabaw ng lutuan para matuyo. Minsan dayo pa kami para marami makuha kahoy, para kahit umulan madami ka stock. Alright. So sabi naman ni Ronald Tadena Ortiz, ako kaya kung magsibak dati ng kahoy nung sa isang linggo, pang 2 months na gagawa ko. Yan, sabi naman ni King Borja,
Naalala ko noon, sasabihan sa amin, habang nagpapahinga kayo ay magsibak ng panggatong o magbayo ng palay. Habang nagpapahinga, pinagsisibak ng kahoy. Oh. O habang nagpapahinga kayo, magsibak kayo ng kahoy dyan, ha? What? Alright, so si RJ Sasa Faeldonia. Ay, oo naman. Noong bata pa ako, ito'y ginagawa ko tuwing walang kaming panggatong. Ako'y yung ginagawa ni tatay na lalaki sa bahay. So, tagasibak ng kahoy, igib ng tubig, pati pag-araro naranasan ko. Kaya hindi ako tumaas. Pandak ako kasi lahat na may... Anong next? Na may mabigat, ako ang gumagawa. Ay, sa awa ng Panginoon, nakaraos din ng konti. Yan na. Sabi naman ni Irene. Dami ko naalala dito kay si Irene Montales de la Cueva. Dami ko naalala dito. Kailangan mo maghanap ng kahoy para panggatong, tapos pag malaki ang kahoy, sisibakin ng panggatong. Ay, nabasa ko na yata yung kanina. Ayun, kung kay dumanas ng ang gamit ay sa pagluluto ay ang kahoy, ay pwede niyong share yung inyong karanasan. Ito pa, papakita naman natin ito. Yung naalala niyo ba yung mga ganitong senaryo? Yung paglalagay ng asin sa takip ng sinaing. Bakit daw nilalagyan ng asin yung takip ng sinaing? Alam niyo ba kung bakit? Kung mag-comment kayo, ha, kung para saan yan, para saan daw yung asin na sa ibabaw ng kaldero. Merong kwento dyan si Juan. Nagtataka si Juan dahil ang daming asin sa ibabaw ng takip ng kaldero ng sinaing. Sabi naman ni Juan, Nay, alam ko na po kung bakit may asin sa ibabaw ng kaldero ng sinaing. Sabi nung nanay, bakit anak? Sabi naman ni Juan, para po hindi mahilaw yung niluto mo. Sabi naman nung nanay, ay, diyan ka nagkakamali anak. Gutom ka na nga. Yan na mismo yung ulam natin. Iniinit ko lang para tipid sa gas. What? So, alright. So, yan daw yung dahilan. Ano? So, naalala nyo ba yung mga ganyang senaryo? So, ito naman. Itong isa pang apoy ng nakaraan. Ayan. Familiar ba sa inyo yung plancha? Planchang diuling? Ayan po ang sinaunang plancha noon nung wala pang hindi pa uso ang kuryente. Merong write-up dito sa kung mayroong kayong experience, mag-leave lamang ng comment sa paggamit ng plantsyang apoy. To, mayroong write-up dito, babasahin natin. It smoke from the past. Ito'y tingnan natin kung ito'y hindi lumalabas yung ating plantsa. Ayan, plantsa. Yung ito
Ito yung kwento ng isang vlogger na yung kanyang plancha na galing sa kanyang lola. So, ito yung istorya. Smoke from the past. Ito naman yung smoke from the past. Pero may gumagamit ito ng uling kaya pasok din siya sa apoy ng nakaraan. So, ever wondered how clothes were pressed back in the old days in the Philippines? On old photos, you will see the ladies and gentlemen with clothes with a neatly pressed. There was no electricity back then, so in order to get the clothes pressed and in order to impress, a charcoal power flat iron was invented. So this device is called plancha de uling or charcoal iron. Tama ba yun? This is an antique flat iron that was passed down from my great grandmother. I feel so blessed to have this piece of heritage passed down to us. So I would treasure this heirloom and pass on the next generation as grandmother has done. So ito po yung mga larawan ng sinaunang plancha. Plancha de uling. So naalala nyo kapag itong plancha na ito ay pinapatong sa dahon ng saging. So yan po. Yan po ginagamit yun, no? Meron kang dimpo para so babasahin mo muna ng konti yung damit mo. Ayan, kasi pag diretso ang dahilan kung bakit may tubig para hindi masunog yung damit. Kaya nag-neutralize siya or parang kumbaga steam. I-steam din yan eh. Pinaka-steam mo eh yung basa na galing doon sa dimpo. Yan. So, yan po lamang ang ating topic for today. Kung may mga reaction kayo, please leave your comment kung dinanas niyo yung mga ganitong scenario noon at ngayon. So, yan po ang apoy ng nakaraan. Ha? Yung gasera, ang paggamit ng gasera, ang paggamit ng panggatong. O, naalala ko noon, no, alam mo yung panggatong na nakukolekta namin, minsan binibenta namin sa palengke. Yan ha, ay yung paggamit ng asin sa ibabaw ng kaldero habang nagsasaing at ang paggamit ng plancha di uling. Yan. Alright, so salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating Filipino World Channel, Feel Good with Joe Arcaya. And kung mayroon kayong mga naiisip na topic or just leave a comment below at mag share lang kayo ng inyong mga opinion at iba pang mga topic na nais nyong ating tatalakayin or talakayin sa ating channel. Alright, so much for that. Ito po ang inyong lingkod. Discussion. Helpful topics. Reaction from people around the world. Feel good. Joe Arcaya.